sa ating mga anak, kung minsan ay hindi maiwasan na meron tayong paborito. Dahil siguro sa mas matalino, mas maganda, o may angking talento ito na wala sa mga kapatid nito. Nasasabi nating normal ang ganyan sa isang pamilya. May selosan at inggitan ng magkakapatid. Pero naisip ba natin na ang mga ganitong kababaw na galos ay maaaring pag-ugatan ng malalim na sugat sa kanilang paglaki? Ano ba ang nararamdaman ng hindi paboritong anak? Tunghayan natin ang kasaysayan ni Elmer. Celebration mo naman to eh, sa pagkakatanggap sa varsity naman. Team. Eh kung tatahimik tayo dito, baka kala ng mga dumadaan dyan, lamayan to. Di ba, pare? Sige, nandun na ako. Ayaw natin gawin lamayan to. Pero hindi ba natin pwedeng yung walang sigawan na kantahan? Pare. Baka pwedeng doon na lang tayo maglaro. Sige, bubulong na lang kami. Bubulong tayo. Actually, nagsisimula pa lang. Di ba nagsisimula pa lang tayo? Okay lang. Sayang kayo, hindi kita na pala sa tryouts mo. Sana ako yung nag-cheer sa'yo doon. Number one! Makita mo sana. Alam mo, ang galing-galing niyang kaibigan ko kanina. Ito, magaling. Nasilip ko to yan. Alam mo, kanina, nasilip ko yung listahan ni Coach. Yan ang pinakamataas sa tatlo. At hindi pa yun. O sige, ano pa? Yan ang pinakapogi. Inalo tayo! Ano pinapapansin ko sa inyo? Malakas na ang tama nyo eh. Tsaka parang meron kanina itong fans club dito. Talaga, bago tayo lumala, meron akong binilisan yung pasalubong na litsong manok. Masarap yan. Pero mas masarap na pulutan sila. Isa lang naman eh. Natanggap ako, hindi ako makakatanggap ng isang kiss. Ano ba ito? Anong ingay ito, ha? Mano po tayo. Mano po. Layo ko pa eh, narinig ko na mga boses ninyo at ang ingay-ingay nyo. Ginawa pa nyo ng beer house itong bakurango. Dito pa kayo nagsisingalo. Di pa nyo alam, nagre-review ang kapatid ito. Paano makakapag-concentrate sa pag-aaral niya? Kung maingay kayo? Tay, kasi yo, nagkaroon na kaming konting celebration kasi yo, natanggap po kasi ako doon sa varsity team namin sa eskwela. Next tournament kasi kasali na ako eh. Yun lamang eh, magse-celebrate ka na?
Kung ikaw, naging honor student ka na katulad ng kuya mo, ako na mismo ha, ang magsasabi, sige, mag-celebrate kayo. At ako na mismo ang bibili ng mga inumin ninyo. Sige, mag-siwi na kayo. Gusto ko nang magpahinga. Pasensya na ho kayo. Pasensyaan mo rin ako ha. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Paano pare? Kakayanan sa inyo yan. Ayusin muna natin ito. De pare, sige ako na. Ako na bahala dyan. De pare, ingat ka sa inyo. Pare, thank you sa support ha. Dear Charo, magandang gabi sa'yo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Liza. Girlfriend ako ni Elmer. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi pwedeng hindi namin pag-usapan ang hinanakit niya sa kanyang ama. Bata pa raw sila, ay paborito na ni Mang Simeon si Kuya Marlon. Lagi kasi itong honor student at scholar pa. Samantalang si Elmer, kahit pupukin yata niya ang ulo niya sa pag-aaral, ay hindi niya madadala ang ama sa entablado para sabitan siya ng medalya. Malaki ang pag-asa ni Mang Simeon na si Kuya Marlon ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya naman, mahal na mahal niya ito. Hindi niya nalalaman na ang pagmamahal niyang iyon sa kanyang nakatatandang anak ay unti-unting dumudurog sa kanyang bunso. Tubig, ilaw, mga gamot ko, utang sa tindahan, nakaka-testing buhay na ito. Konting gastos at dami-dami ano, ang trabaho, ang pera. Paano natin mapapagawa itong bahay na ito? Halos bumagsak na. Hayaan niyo, Tay. Magka-graduate ang pagka-graduate ko. Papaayos ko na itong bahay natin. Eh, ano pa nga ba? Ikaw lang ang pag-asa ko. Itong kapatid mo si Elmer eh, natatakot ako. Baka hindi makagraduate ito. Makakatapos ho ako. Summa cum laude pa. Summa cum laude. Paano ka magiging summa cum laude eh? Hindi kita nakita humawak ng libro. Ako ng kape. Tay, paano naman kung makakahawak na libro yan si Elmer? Hindi yung natatapos yung mga utos ninyo sa kanya eh. Ang sabihin mo, naluloko niya sa kakalaro ng ano, ng basketball, kaya hindi siya makapag-aral na gusto. Nang mapapala niya sa basketball. Tay, dahil dyan sa basketball na yan, natanggap ako sa varsity team namin. At dahil din dyan, may discount ako sa tuition fee ko. Oo. Pero nagbabayad ka pa rin. Etong kuya mo, ni isang pusing, walang binabayaran. Tay, huwag niyo naman ho kami masyado ipagkumpara ni Elmer. Meron din naman ho siyang nagagawa na hindi ko kayang gawin. Gaya ho nung pag-igib-igib, wala na ho akong panahon dun. Mimay to ha, ang pag-iigib, pwedeng bayaran niya na. Pwede mong iutos, may pera ka. Pero talino ng isang tao, hindi na babayaran. At siyang talino niya, dyan umaasenso ang isang tao. Gamot ko, utang sa tindahan. Ayan, buhay ito. Ay, Tay, yung tuition ko nga pala, kalahati na lang ang babayaran natin. Ay, eh, siya. Babayar, magbabayar. Sige, kunin mo yung aking ano, yung gamot ko. Doon sa ano, masakit lang ulo ko at dibdib ko. Ano kailangan mo? Wala na ho, Tay. Oh, eh, sinabi mo sa akin isang linggo eh, mag-attend ka ng party. Ah? Ano? Meron ka bang isusot? Eh, yun na lang yung luma akong damit. Honor student? Eskola? Magsusot ka ng luma? Ganda mong lalaking yan. Aba, gusto mo magmukhang tanga? Luma. Oh, tokon mo. Tumal ka ng bagong damit. Eh, Tay, hindi ba ito yung pambayad natin ng... Alam ko, sige na. Tumal ka na. Tumal ka ng bagong damit. Eh, salamat ho, Tay. Sige. Pasok ko lang ho ito.
malaking tubig. Pag-usapan mo yung kahera niya sa eskwela ka na. Sa next month ka na magbayad. Akala ko ba ayos na? Okay, kinapos ako eh. Nakalimutan ko isang resibo. Sabi mo sa isang buwan. O sige, maganda ka na. Kumain. Kinsin niya. Tol! Sulo na ata. Hindi ako na ako. Talaga, amin yan. Hindi, sige. Amin yan, baka mamaya bumuka pa yung sugat mo eh. Sariwa pa yan. Kailangan kasi natin mapuno itong drum. Mawawalan daw tayo ng tubig ng anim na oras. Diyan mo na, kaya ko na to. Ako na, magpahinga ka na. Okay? Alam mo ba magagalit sa akin si tatay kapag nalaman niyang tumutulong ka sa akin? Alam mo naman yung pagdating sa akin, mainit yun eh. Ah, Tol. Yun nga pala. Kung akit ang kausapin tungkol dyan. Teka, upo muna tayo. Pasensya ka na nga pala ha, sa amin ni Airpods noong isang araw. Di naman ako nagtatampo sa'yo eh. Dadamdam ako kay Airpods. Kasi yun sa'yo, alam ko importante sa'yo yung araw na yun. Pero yung kay Itay, lahat ginagawa ko para mapansin niya ako eh. Pero hindi niya naman ginagawa. Hindi niya ako pinapansin. Pero pagdating sa'yo, halos isang laan niya na kaluluwa niya. Lagi pa niya ako kinukumpara sa'yo. Nakisya ikaw matalino. Ako bobo. Ikaw may mararating. Ako palamunin. Huwag mo isipin yan, Tol. Tingnan mo ha, makakaabot ka ba ng college kung bobo ka? Saka huwag mo intindihin na isipin na palamunin ka, Tol. Kita mo ha, kung tutuusin, mas marami kang naitutulong sa tatay. Halos lang lahat ng trabaho dito sa bahay, ikaw ang gumagawa. Ako pa nga may utang na loob sa'yo eh. Dahil kung hindi dahil sa'yo, kita mo, kahit mahati yung oras ko, pati sa pag-aaral ko, mapapabayaan ko. At kailangan ko pa magtrabaho dito sa bahay. Kaya huwag mong isipin na wala kang silbi. Uy, yun naman pala eh. Pero bakit ganun siya? Hindi ba niya alam na sasaktan ako? Lahat naman ginagawa ko para mapuri man lang niya ako kahit konti. Pero bali wala pa rin eh. Alam mo naman si tatay eh. Frustrated engineer yan. Lahat nga ng frustrations niya sa akin niya ipinasa lahat eh. Malaki rin ang pasan ko. Akala mo ba kapag hindi ako nakatapos ng pag-aaral, hindi niya ako susumbatan? Malaki ang inaasahan sa akin ni Itay. Bakit ako? Hindi ba ako maaasahan? Alam mo naman ang mga matatanda. Kapag matalino yung anak nila, iniisip nila yayaman na to. Akala ni Itay, pag nakatapos na ako ng pag-aaral, makakaahon na tayo sa hirap. Ay, hindi ba niya naiisip na ang dami-daming fresh graduates dyan. E paano kung di ako makahanap kagad ng trabaho? E di napahiya lang ako. Laki din pala ng problema mo. Oo, kita mo na. Yan ang gusto kong maintindihan mo, Tol. Na pare-pareho lang tayo nag-TPS. Buti nga yan si Itay, siya pa ang bumubuhay sa atin. E yung mga ibang bata dyan, pakalat-kalat lang sila sa lansangan. Pinababayaan pa sila ng mga magulang nila. Kaya, Tol, magpasensyahan mo na, Itay. Okay? Oh, loves, para sa pinakamagandang babae, gawa ng aking homeboy. Bola ka na naman. Ay, totoo yun, ha? Akala mo tatapusin ko to? Hindi, ah. Ay, hindi mo matapos? Ang gagawa nito. Hindi, inumpisahan ko lang, okay? Ano? Ito na ba?
Aba, malay ko ba? Hindi mo naman sinasabi. Dali-dali yan eh. Iwan? Dito. Reflex. Wala pa ba yung kuya mo, ho? Almer? Ay, itay, wala pa ho eh. Masyado siyang ginagabi ah. Dati-dati naman eh, maaga siyang umuwi. Nag-aalala tuloy ako. Eh, baka naman po ginabi dun sa ina-applyan niyang trabaho. Kagago mo talaga, no? Meron bang nagtatrabaho hanggang alas 11 ng gabi? Kawawa naman ang kuya mo. Nagpupamilit magkaroon ng trabaho para matulungan ako. Pero maswerte pa rin ako. Nagkaroon akong ganyan na ano. Ibang araw eh, makapagpapahinga na rin ako. Ang kuya mo lamang ang makakahaw sa ating paghihirap. O sige, huwag kayong masyado magpapagabi ha. Yatid mo si Lisa. Tay? Marlon. Ganina pa ako naghihintay. Alala ako sa'yo. Saan ka ba naganap ng trabaho at inumago ka? Tay, may kasama ho ako. Cecil. Tay, buntis ho si Cecil. Nagpakasal na ho kami sa Wes. Sobrang nagtampo ang tatay ni Elmer Charo. Hindi siya makapaniwala na gagawin yun ni Marlon pagkatapos niyang pag-aralin ito at pagbuhusan ng pawis. Si Elmer naman ay lihim na natuwa. May musika ang boses niya nang ikwento niya sa akin ang nangyari. Dahil daw sa pagkabigo ni Mang Simeon kay Kuya Marlon, iyon na raw ang pagkakataon para naman siya ang mapansin ng ama. Bakit ikaw nag-aahin? Ang si Elmer? Eh, kararating niya lang ho. Galing sa basketball tournament niya. Nanalo pa nga ho yata sila eh. Kain ho. Tay! Nakita mo yung trophy namin? Ang laki, no? Ha! Nag-champion kami, tay! Sabi ko nga sa mga klase ko, iuuwi ko muna yung trophy. Kailangan makita mo kung gaano kalaki yung trophy ko. Ha! And then... Eh, yung kuya mo, nang manalo siya National Math Contest, mas malaki ang trophy dyan eh. Eh, tay, basketball naman to, ibahin naman natin. Ikaw talaga, ano ah, hindi ka titigil sa kakabasket-basketball mo hanggang hindi ka nagiging baldado. Ikaw naman, yung asawa mo, dumating na ba? Eh, hindi naman ho umalis eh. Sandali lang ho, tatawagin ko. Ikaw ah, tutulungan mo si Ceci. Kaysa basketball ka lang, basketball dyan eh. Alam mo, mga anak na yan. Kumakunan. Sige. Yan na naman ba ulang? Huwag ka na mamintas ha. Buti nga yan eh, meron eh. Kung ikaw ba? Naghahanap ka ng trabaho, hindi lalaking ating budget.
Ang laki ng budget natin eh, hindi na ilang ulam na makikita mo. Ay naman eh, huwag niyo ako madaliin. Alam ko maraming trabaho dyan. Ano naman gusto niyo trabahuin ko, karpintero? Kasi naman ikaw eh, ang pili-pili mo sa trabaho eh. Kita mo na nahihirapan na tayo. Cecil, engineer ako. Ayoko nung basta-basta trabaho lang. Nakakahiya! Sabihin mo, tinatamad ka lang. Tinatamad! Shhh! Tumigil lang kayong dalawa yun, ha? Nakakahiya kayo sa kapitbahay, ha? Eh, pasensya ka na. Tay, malapit na ako kasi midterms namin eh. Kailangan ko na ho ng pantuition. Tuition, tuition. Pera, pera. Ito nga, wala ang tayong pera eh. Ayun, mabuti pa eh. Tumigil ka sa pag-aaral mo. Tay, graduating ho ako. Eh, anong gagawin ko? Kaya na ba mag-graduate ka eh? Anong gusto mong gawin ko? Magnakaw, ha? Hindi ka pa ba talaga maghahanap ng trabaho? Alam mo, sa gabi hindi na ako makatulog na mahimbing. Siguro pati anak natin kinakabahan na rin. Walang ano ba talagang balak mo ipakain sa kanya? Hindi naman palagi na lang na nakaasa tayo sa tatay mo. Nakita mo naman, pati sila hirap na rin, di ba? Si Elmer, kawawa na nga, kinakawawa pa. Sinabi ko na naman kasi sa'yo noon eh. Hindi naman ako pwedeng basta-basta maghanap ng trabaho. Hindi ako pwede sa basta-basta ng trabaho lang dahil engineer ako. Kasalanan mo yan eh. Nag-iingat kita palagi, pero alam mo naman na pareho pa natin hindi kaya eh. Ayun na nga eh. Marunong kang gumawa ng bata, dapat marunong ka rin maghanap ng trabaho. Ay kung ikaw kaya maghanap ng trabaho. Ano pa nangyayari sa'yo? Ang kulit-kulit mo na kasi. Oras-oras, araw-araw, wala na akong narinig sa'yo kundi puro trabaho. Trabaho! Trabaho na lang na trabaho! Hindi ko na kaya na baby ko na ako, alam mo ba yon? Hirap na ako! Eh kung alam ko lang na ganyang klase ka ng lalaki, di sana hindi na kita pinakasalan. Marlon, asawa mo ko. Gusto rin kitang unawain. Kaso hindi ba dapat panahon na para patunayan mo sa tatay mo, patunayan mo sa akin, sa kanilang lahat na responsable kang lalaki. Marlon, andito na to. Panindigan mo na. Bakit ako ang kailangan tumigil sa pag-aaral? Unang-una si Kuya Marlon naman ang nag-asawa, hindi naman ako ah. Sila tong dagdag gastos eh. Bakit kailangan niya magpapasang kay Itay? Wala naman ako ginagawang masama ah. Kaya ayoko na doon sa bahay na yun eh. Lagi na lang sila magkakampi, ako na lang lagi ang talo eh. Elmer, huwag mo na masyado isipin yun. Ang importante, tulungan mo ang sarili mo. Kung talagang desidido ka, pwede kitang ipasok dun sa insurance company na pinapasokan ko. May papasok mo kaya ako dun? Eh, wala akong diploma. Pwede kita ipasok dun. Basta huwag kang gagawa ng kalokohan. I-recommend kita kay Mr. Navinario. Kung bahala.
inaksidente na naman. Sira kasi yung elevator na yan eh. Hindi ba madali yung tao. Bumukas yung elevator, wala pa pala yung cart. Nahulog dyan sa baba, patay. Pangalawang beses na yan. Ipinagawa ko na nga yan eh. Kanya lang, nagloko na naman. Ba't hindi nyo lagyan ng paskin na nagsasabi yung sira yung elevator? Nilagyan na namin yan. Kanya lang inaalis ng mga empleyado rito. Eh wala namang gustong matyaga umakit hanggang 12 floor. Sige. Hey sir. Sir, pwede yung malaman ko saan dito yung Metro Life Insurance? Pusina ko yun. Doon mapunta mo. Ay, oh, may interview po kasi ako kay Mr. Bert Novenario eh. Ako si Mr. Novenario. Sir, ako po si Elmer David. May interview po ako sa inyo ngayon. Oh, sige. Sumayin ka na sa akin sa taas. Thank you. Buti ka pa, umikita ka na. Pwede ka rin naman dun eh. Habang wala ka pang nakikita ibang trabaho. Pwede ka naman ipasok ni Lisa dun eh. Sekretarya kasi siya ng Vice President dun. Hindi ko naman kaya ang ganong klaseng trabaho eh. Hindi ko kaya magbenta. Kailangan lang naman pagtsagaan eh. Kesa naman sa wala. Saan ka pupunta? Lilipat ako. Ayoko na dito. Bakit? Ayoko ng sistema dito eh. Dito lang ako, walang mangyayari sa akin. Lagi na lang ako magiging taga-plansya, taga-laba, taga-hugas ng plato, taga-punta dyan sa palengke. Paano naman ako? Kuya, bigyan nyo naman ako ng pagkakataong mabuhay ng para sa sarili ko. Para sa sarili mo? Para sa sarili mo! Ang yabang mo magsalita! Ha? Porki kumikita ka na, initsapwera mo na kami ni Itay. Ha? Dahil kaya mo na? Ha? Pwede ba pitiwa mo? Kaya mo na? Huwag po! Kaya ka na! Wait! Pitiwa mo! Ano ba? Tumigil kayo! Huwag pinagawain nyo! Magaling ninyo anak, Itay. Laki na ng ulo. Ang yabang na magsalita! Porki kaya na na. Gusto niyo mabuhay mag-isa. Wala na rin siyang pakialam sa akin at lalong wala na siyang pakialam sa inyo! Tumigil ka, Marlon, ha? Lasing ka! Tumigil ka! Anong bumalik? Maramot! Mas ka ako! Ako! Ikaw! Kayong dalawa, maramot! Hindi ako! Ano ba ako? Huwag mo ka! Inatake si Mang Simeon, kaya hindi na nakaalis si Elmer. Hindi naman dating ganoon ang kuya niya, Charo. Noon lang siya nalasing na wala sa lugar. Desperado na siguro dahil magkakaanak na siya ay pasanin pa rin ang ama. Doon namin na-realize, Charo, na mali ang sobrang pag-aaruga ni Mang Simeon kay Kuya Marlon. Hindi ito natutong tumayo sa sariling mga paa. Ito ang mga nakaraang araw, nakaramdam ng panghihina si Mang Simeon dahil siguro sa sobrang trabaho. Madalas na siyang nagkakasakit. Nakita yon ni Elmer, at kahit nga may tampo sa ama, naunahan pa rin siya ng awa at simpatya dito, kaya hindi na niya itinuloy ang pag-alis. Sabi niya, ngayon siya mas kailangan ng kanyang ama. Tay, unang sweldo ko po ito. Gusto ko kayong magbuhay na mano. Huwag na lang eh. Mas kailangan mo yun eh sa akin. Hindi ho, Tay. Kaya ako po talaga pinagtrabahuan to para po sa inyo. Kunin niyo na po. Kung gusto niyo, bumili kayo ng bagong jacket, magpagawa natin itong bahay.
Tsaka paggamot niyo na po yung ubunin niyo, lumalala po yata eh. Maraming salamat, anak eh. Ikaw lang pala makakatulong sa akin. Maraming pa pong dadating na ganyan. Ayoko ho kasi kayo nakikita nahihirapan eh. Maraming salamat ulit ah. Malaki ang mapupuntahan nito. Sige na, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka eh. Kung gusto mo, ipag-aahan ka. Ay, hindi na po. Kaya ko na po. Ako na ho, bahala. Magpapalit lang po ako ng damit. Wala siyang mapagsidla ng tuwa, Charo. Sa unang pagkakataon, tinawag siyang anak ng tatay niya. Inspirado siya sa trabaho ng sumunod na mga araw. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang magandang relasyon nila ng tatay niya. Pero nasira rin ang saya, hindi man lamang natapos ang linggo. Nakita ko sila, kuya. Kumakain dyan sa restaurant sa Makati. Ah, ako nga pala. Lumabas sila mag-asawa eh. Grabe rin naman, ano. Doon pa kumain sa mamahalin. Eh, sana kung yung pinambayad nila doon, tinulong na lang nila sa gastos dito, eh, mas maganda sana. Eh, yaman na sila, Elmer, eh. Birthday naman ni Cecil, eh. Nagpa-check up na ba kayo? Hindi ko na kailangan, doktor. Eh, konting ubo lang to. Eh, nakabili na kayo ng gamot. Hindi, salabat lang. Pwede na ito, eh. Tayo, yung perang ibinigay ko sa inyo, ibili nyo ng gamot. O, amin na. Ako na lang ang bibili. Wala na eh. Binayad ko doon sa tindahan. Sa tindahan? Eh, tay. Binayaran ko na yung utang natin doon. Malinis na tayo doon. Eh, kung nga pala, sa tubig. Eh, tay, kung sa tubig lang, hindi naman agad mauubos yun eh. Eh, ano ba talaga ginawa niyo doon sa pera? Binigay niyo na naman kay Kuya Marlon yung pera, no? Akala ko ba binigay mo na sa akin yun? Dapat ko pa ba sabihin sa iyo na kung saan ko dapat gamitin, ha? Pero tay, para sa inyo yun. Nagkanda ko ba ako para pagtrabahuan yung perang yun? Tapos bibigay mo kay Kuya Marlon? Ang labo naman yata nun, hindi kaya? Elmer, nagtatrabaho ka lang, ha? Huwag mo ako susumbatan, pwede ba, ha? Eh, anong gusto mong gawin ko? Sabihin ko sa'yo kung saan ko gagamit. Eh, binigay ko sa kuya mo. Dati ko naman sa binibigyan. Pero tay, bigay ko sa inyo yon. Bigyan nyo naman ng pagpapahalaga yun. Eh, anong gusto mong gawin ko, ha? Pagdamutan ko ang kuya mo? Eh, kung palagay mo sa ibang araw, gumuta yung kanyang posisyon sa buhay, tumaas ang sweldo, ikaw naman ang pagdamutan. Bagong gusto nyo ba, ha? Hindi naman natin yung kuya mo. Bakit ako hindi nyo iniintindi ng ganyan? Pasensya na ho kayo, ha? Nasagot ko kayo. Eh, nagdamdam lang naman ho ako kasi hindi niyo binibigyan ng pagpapahalaga yung mga binibigay ko sa inyo, eh. Ako rin, pagpasensya mo na rin, ha? Alam mo, eh, lawa lamang sa kuya mo. Pero babayaan mo, sa susunod, ha? Ipunin ko lahat yung binibigay mo. Halika, ipunin ko. Para may paggawa natin itong bahay na ito. Eh, may darating ho akong malaking komisyon eh. Ako na ho magpapagawa ng bahay. Ba eh, malaking halaga kakailanganin eh siguro. Mga 500,000. Laki na eh, para makapagpagawa na tayo ng bagong bahay. Hindi naman ho natin bibiglain eh. Unti-untiin ho natin. Kung ano ho yung hindi naibigay sa inyo ni Kuya noon, ako na ho ang magbibigay sa inyo.
Ako na po ang magpapagawa ng bahay. Pangako ko po yan sa inyo. Salamat, anak. Alam mo eh, ito lamang naipundar namin ng nanay mo. Kaya kinakailangan mahasal ba namin? Tay! 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 Pardon? Oh. Tay, si Cecil oh! Cecil! Tay, magandang balita! Halika, dali! Kumahangos! Tay, oh. Alam niyo ba yung in-applyan kong trabaho sa abroad? Oh. Sinagot na ho yung sulat ko. Talaga, ha? Oo! Oh. At alam niyo, sabi nila, pwede na akong umalis ngayong katapusan. Oo, talaga? Oo, oh, at ang sweswelduhin ko, dollars! Hindi, para makapagpagawa tayo ng magandang bahay. Tay, kahit na home mansion pa ipagawa ninyo, walang problema! Ako hong bahala! Otol, hindi ka ba natutuwa? Congrats. Halika, kainin na muna kita. Tay, halika, Elmer, halimu na kayo sa loob. Ito ba, Elmer? Wala ka lang pinib sa kuya mo eh. Huwag ka nang mangako na ikaw magpapagawa ng bahay na ito. Ngayon, kalimutan mo yung pangako mo. Ikaw lang, wala kang pagpapilib-lib sa kanya. Sama ng loob ni Elmer. Abot kamay na niya ang pagmamahal at atensyon ni Mang Simeon. Pero sa isang saglit na tagumpay ni Kuya Marlon, nawala na naman sa kanya ang lahat ng iyon. Alam ko, meron siyang binabalak para muling mabawi ang pagtatangi ng ama. Gusto niya na siya ang makapagbigay ng mas higit na ligaya dito. At tatalunin niya si Kuya Marlon. Kung ano man ang paraan, ay sinarili na lamang niya. Ito, Elmer, bali lahat ng mga empleyado dito may ganitong insurance. Kasama ito sa CBA. At least kapag ano man ang nangyari, mayroong matatanggap yung mga maiiwan niya. Kapag 100,000 pesos din ito, Elmer, di ba? O, pirmahan mo na para ma-process ka agad. Sige na. Elmer, ano ka ba? Pirmahan mo na yan. Dito? Dito. Ano ba iniisip mo? Parang di mo ako naririnig eh. Talaga to. O, nilaktab mo pa yung isa, yan pa oh. Ano ba? Siya nga pala, sino ba yung beneficiary mo dyan? Tatay ko na lang siguro. Para pag namatay ako, ipipista sila. Elmer, di naman magandang biro yun eh. Sige na, huwag ka na mag-isip ng malalim dyan, okay? Smile! Oh, ano? Kasi ano ba? Pwede mo ba kayo makausap? Ano yun? Tungkol sa amin ni Cecil. Pag-isip-isip po namin na mas mabupas, makakabuti ho siguro para sa amin na bumukod muna kami. Para ho makapagplano naman kami sa pamilya namin. Pag-isip-isip po namin na doon muna kami tumira sa apartment na malapit sa magulang ni Cecil. Para ho, bago naman ako umalis, eh, mailagay ko muna sa maayos ang pamilya ko. Eh, paparo ako? Eh, yun na nga ho, itay eh. Hindi ba dapat pamilya ko ho muna asikasuhin ko? Nag-uumpisa pa lang ho kami. Sabi mo sa akin eh, anguin mo ako sa hirap. Magninegosyo tayo. Ikaw magpapagawa ng bahay na ito. Tay, tutulong pa rin naman ho ako sa inyo eh. Kaya lang hindi ko na ho kayo ganong masusuportahan. Marlon, nangako ka sa akin. Intindi niyo naman sana ako, itay. May kanya-kanya na ho tayong buhay eh. Hindi ko na ho kayong panindigan yung mga ipinangako ko sa inyo. Hindi na ho kaya ng tuhod kong kargahin pa kayo. Eh, sino magiging kasama ko sa buhay? Andiyan naman ho si Elmer eh. Magmulat-mula siya naman ho nag-aalaga at sumusuporta sa inyo eh. Bakit si Elmer ang aasahan ko, Marlon? Ikaw ang inalagaan ko. Ikaw ang hinanda ko para sa aking pagkamatanda. Minahal kita.
minahal kita ng higit pa sa aking sarili. Pagkatapos eh, bigla mo akong iwanan. Pawarin niyo kami, Itay. Nakapag-desisyon na ako. Siguraduhin mo lang na hindi matatanggal niyang paskil na yan, ha? Baka bukas meron na namang maaksidente. Yes, sir. Parang bahala dito, sir. Oh, sige. Okay. Oh, Elmer, pauwi ka na ba? Oh, sabay ka na sa akin. Mauna ako sa'yo, ha? Base sa imbestigasyon ay aksidente ang nangyari. At marami ang naniwala dahil lagi ngang may naaaksidente sa sirang elevator na yon. Pero malakas ang kutub kong hindi yon totoo. Nagpakamatay si Elmer para sa insurance na alam niyang makakapagbigay ng malaking halaga sa kanyang ama. Tay, aalis na ho kami. Babalik na lang ho kami sa pasyam ni Elma. Simon. Umunta ko ako dito para ibigay ito. Iniwan mo ito sa inyo ni Elmer. Kalahating milyon ho to. Beneficiary ho kayo sa insurance na tinanggap niya mula sa kumpanya. Yun
lang daw ang tanging paraan para mapansin niyo siya. Kinailangan niyo akong gawin ito para kahit konti, para kahit katiting, mahalin niyo rin ho siya. Alam niyo, Mang Simbon, mahal na mahal kayo ni Elmer. Wala na siyang inisip kundi maginawain kayo. Maligayain kayo. Pero ano sinukli niyo sa kanya? Paulit-ulit niyo siya sinaktan hanggang sa uling sandali ng buhay niya. Ngayon ho, wala na kayong sasaktan. Wala na kayong sisisihin. Wala na kayong pagdadamutan. Daya sa anak ko sa insurance na yan. May hina nakita ko kay Elmer Charo. Bakit ang tatay lang niya ang binigyan niya ng halaga? Sana kung ako na lang ang inasahan niya na magbigay ng pagmamahal sa kanya, hindi sana nabigo ang puso niya. Hindi sana siya namatay. Matagal na yon, Charo. Pinilit ko na siyang kalimutan. Ngayon ay may sarili na akong pamilya at mga anak. At nagsilbing aral yon sa akin para mahalin ko ang aking mga anak ng pantay-pantay. Ano man ang agwat ng kanilang talino, ganda at kakayahan. Lubos na gumagalang, Liza. Mga kaibigan, ating isipin na ang mga anak natin ay ang mga tukod ng ating bahay. Sa pantay-pantay na bigat ng pagmamahal, magiging balanse ang mga tukod nito. Pero kung mas mabigat ang pagmamahal sa iba, at sa iba naman ay magaan, babagsak ang bahay dahil siguradong may isa sa kanila ang magiging marupok at maaaring mabali. Hanggang sa muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ligaya sa puso ko ay tinatawag.